Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagi ang pagkupkup. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kami itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng kabuhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamiliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapangunang ngayon. Walang templong mapagalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandogan upang kami ay humingi ng awa sa iyo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan.
tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Wala nagtitiwala sa iyo na nabibigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayon muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa bamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong matakos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad.
Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinibilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kasama ko po sa umagang ito ang sambayanan ng parokya ng Banal na Pamilya mula po sa Lancaster, New City, sa lungsod ng Imus, Cavite, upang magpasalamat sa ating Poong Nazareno, lalo pa sa katatapos lamang na mabiyayang pagdalaw niya sa aming parokya nitong nakalipas na Biyernes hanggang Linggo. At ang aming pagpapasalamat sa Poong Nazareno ay pagpapasalamat din sa sambayanan at sa simbahan ng Quiapo sa pangungunan ng ating rektor, Father Junsescon, na nagpaunlak na ang aming sambayanan ay pagpalain ng mabiyayang pagdalaw na ito. Hindi ko po inaasahan ang pagdagsa ng maraming tao sa aming parokya kaugnay ng pagdalaw ng Nazareno. Makaraan ng 3 araw, ako mismo makapagsasabi, ang Jesus Nazareno ang sadyang nagaanyaya at umaakay sa mga tao at sa ating lahat na lumapit sa Kanya. Katulad ng ating nakikita dito sa Quiapo, at sa iba mga simbahan, nilalapitan na Nazareno, mataimtim na nanalangin sa kanya, hinahaplos ang kanyang paa, ang kanyang damit, ang kanyang palad, ang kanyang krus. Iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang mga lugar, pati na ang mga may sakit. Ngunit sa lahat ng mga dumating at nasaksihan ko nitong nakaraang 3 araw, ang ikinamangha ko talaga at nakagulat sa akin ay ang paghahanap ng mga tao sa kumpisal. Sapagkat bahagi ng aming programa ang pagpapakumpisal isang gabi at isang umaga. Ngunit kahit tapos na ang schedule ng pagpapakumpisal, may mga nagtatanong at lumalapit, meron po bang pagpapakumpisal pa? Sa akin, ang Poong Jesus Nazareno ang nag-aanyaya
sa mga tao at sa ating lahat sa pagsisisi, sa paghingi ng tawad sa Diyos at sa pagbabalik loob. At sa aking pagninilay sa Jesus Nazareno na ito, hindi katakataka na mga tao ay naaakit sa Kanya sa pagsisisi at pagbabalik loob, sapagkat noon hanggang ngayon, sa napakaraming Pilipinong mga mananampalataya at mga deboto, ang Jesus Nazareno ay nagpapakilala hindi bilang isang Diyos na mapagparusa, kundi isang Diyos na mapagpatawad. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi Panginoong Jesus na nagtutuos at naninisi, kundi Panginoong Jesus na nakikiisa sa atin, sa ating dusa, at sa ating mga pakikibaka at pagtitiis sa buhay. Kung karamihan sa ating mga tao, tumitingin tayo sa isa't isa ayon sa kanyang galing at kahinaan, ayon sa kanyang kabanalan at sa kanyang kasalanan, ang Jesus Nazareno ay tumitingin sa atin simple lamang sa mata ng pagmamahal. At ang isang tumitingin o sumisipat sa kapwa sa mata ng pagmamahal ay nagpapatawad. Sapagkat tanging ang nagmamahal ang makapagpapatawad, at ang hindi makapagpapatawad ay hindi nagmamahal. Tanggapin po natin mula sa ating Panginoong Jesus ang biyaya ng kapatawaran. Unang-una, ang kapatawaran na mula sa Diyos, at mahalagang mahalaga din tanggapin natin ang biyaya na tayo ay makapagpatawad sa ating kapwa at sa ating mga sarili. Kapag tayo po ay napapatawad, tayo po ay lumalaya. At kapag tayo ay nakapagpapatawad, pinapalaya din natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang pagpapatawad na tinanggap ay biyaya na mula sa Diyos, at ang pagpapatawad na ibinabahagi sa kapwa ay biyaya din mula sa Diyos. Unang-una para sa ating sarili bago pa ito maging biyaya para sa ating kapwa. Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Daniel, ang kanilang handog sa Panginoon na kalugod-lugod ay pusong nagsisisi at nagbabalik loob. Kalakip ng ating pakikiusap at pati na ng pasasalamat, ihandog natin sa Jesus Nazareno ang puso din na humihingi ng tawad at handang magpatawad. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakakaranas ng kanyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim na nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa, naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso,
Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating pagkain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang pagkain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na kanyang puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, naturo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, napalad ang lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais po nating bigyan ng taus-pusong pasasalamat ang pamayanan ng parokya ng Banal na Pamilya sa New Lancaster City sa Imus sa pamumuno po ni Father Allain Manalo kasama si Father Joel Musura at iba pang mga parishioners na narito ngayon sa kanilang mainit na pagtanggap sa ating mahal na pong Jesus Nazareno nitong nakaraang weekend na tatlong araw. At katangi-tangi po ang kanilang pamayanan sapagkat bago nila tinanggap ang ating mahal na Senyor ay 8 Martes tuwing 5:00 ng umaga sila ay nagsisimba dito sa Quiapo.
At ngayon pong ikasyam na araw na kanilang pagpunta bilang pasasalamat naman sa ating mahal na poon. Kaya't bagamat ibinalik na dito ang mahal na poon, ay natitiyak ko na iwan doon ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, ang kanyang presensya. Kaya dasal namin ang patuloy na paglago ng inyong pamayanan, lalo na sa bagong tatag na samahan ng mga deboto ng mahal na pong Jesus sa Sereno. Kaya Father Allain, Father Joel, at sa mga parishioners ng Holy Family Parish, New Lancaster City, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus sa Sereno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.